Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'll be sharing you guys my favorite Korean skincare products and ipapakita ko sa inyo kung anong products yung ginagamit ko, kung anong mga Korean products yung ginagamit ko. Yun lang, share ko lang. And bumila ako ng mga trial or samplers ng mga products na to and ipapakita ko na sila in 3, 2, 1. So yun guys, yun yung mga binili ko and nakita niyo naman na sachet lang sila and trial lang talaga kasi I just want to show you guys kung hindi kayo makabili ng The Ordinary, meron namang mga Korean products or Korean skincare products na available and kung gusto niyo sila i-try, available sila sa sachet muna and papakita ko kung paano ko sila ilalagay. So without further ado, let's get started. First, bumili ako ng cleanser. Siyempre, kailangan natin linisin yung face natin. And ang dami kong cleanser na nabili. First is this. Korean to ang alam ko, baking powder. BB Deep Cleansing Foam. Cleanser to, diba? Bakit baking powder? Eh, makeup yun, diba? Cleanser to? Di ko alam. Basta yun, nakita ko kasi cleanser siya. So next is this Laneige, hindi ko alam i-pronounce. Moist Cream Cleanser, yan. Binili ko din yan. Ito, first time ko silang gagamitin. Ito mga cleanser. Kasi usually, yung binibili kong Korean products, mga toners, creams, ganun lang. And first time kong gamitin to, ito mga to. Pero try natin. Maganda naman yung brand na to. Yung mga brand na to, alam ko, eh, okay lang naman sila. And yung next na binili ko is ito mga super cute na Clean It Zero Cleansing Balm. Yan, binili ko lahat ng kulay kasi ang cute nila. Ayan, kung nakita nyo. So, hindi ko alam kung anong gagamitin ko sa tatlong to. Kung namili muna ako, siguro gagamitin ko na lang mga itong Laneige. Ito, Moist Cream Cleanser. Tingnan natin. So, open natin. So, ito pala for my night routine and separate video na lang yung sa morning routine kasi meron din ako sunscreen doon. Siyempre, di mawawala yung sunscreen natin. Ay, papakita ko sa inyo kung anong sunscreen ang gagamitin ko. So, first, cleanser muna. Yan. So, na yung silicone brush natin. So, ayan. Siya. Masain ko lang yung face ko. So, ayan, sobrang foamy niya. As you can see, nakikita niyo ba yung foam? Ayan, sobrang foamy niya. And dumi-feel ko na ang lambot ng face ko habang nalagay ko siya. Ang ganda niya. Ang gusto ko to. Moist Cream Cleanser. So, ang ganda niya. Parang ang lambot sa face. Gusto ko itong Moist Cream Cleanser ng Laneige. So, ayan. Mag-ilamot lang. Ayan. Ano nyo? Parang ang lambot ng skin ko pagkatapos kong nilagay yun. Wala. Wala, seryoso. Ang ganda nun. First time kong gamitin yun. And parang mapapabili ulit ako nun kasi ang ganda niya sa face. Okay, tutuin ko na to. Ayan, tuyo na. Ayan. Ang ganda talaga doon. Ang ganda na itong cleansing ng Laneige Cleansing Moist Cream Cleanser. Ayan, yun yung ginamit ko.
And ang lambot ng face ko after ko gamitin. Next! Ano ba next? Next, after ng cleanser, syempre magto-toner tayo. And gusto ko lang i-share sa inyo yung favorite toner ko from Dear Claire's. Ito, nasa shade din siya. Itong Supple Preparation Facial Toner. Ayan, lalagay ko na lang sa description box yung mga ginamit ko. And ito, talagang super favorite ko to na toner. As in, nung college ako, bumili ako ng bote nito kahit super mahal. And talaga na-try ko na to. Nakailang bote na ako ng ganito. And super, super, super okay siya sa face ko. And yun. Dalawang klase to eh. Yung scented at unscented. Pero gusto ko yung scented kasi wala lang. Hindi ko lang. Gusto ko lang din. Ang baho kasi. And hindi naman na-irritate yung face ko dun sa scented. Kaya yung scented na lang yung binibili ko. So ayan. Ilagay ko lang sa cotton. Ilagay lang kayo sa cotton. Super, super ganda talaga nito kasi hindi siya ganun ka, ano bang tawag dun? Hindi siya ganun ka tapang, ganun ba yun? Ano bang term? Basta parang mild lang siya na hindi siya mahapde, ganun. Basta ang ganda lang niya sa face. So sabi niya, it is moisturizing and toning. It balances pH level. It is for all skin type and for night and day din siya. So di ba? Ang bango, sabi ko na nabi. I-reserve ko pa to kasi bukas mag-vlog ako ulit. Nung pang-morning, gagamitin ko siya ulit. So, kaya siya sa face ko. Wala, na-miss ko to. Kasi before, ito talaga yung ginagamit ko na toner. And kumalma yung face ko dito. Nung hindi pa ako nag-take nung isotretinoin, kumalma yung face ko sa toner na to. Pero nung wala na akong pambili, nung naubos na yung allowance ko, syempre tinigilan ko na and yun. Wala na ulit. Kaya dapat talaga consistent ka. Kailangan talaga ng consistency. Hindi lang sa skincare, sa lahat. Char. Humugot bigla. Ayan na. So, ayan. Ang bango talaga nito. Talaga yung favorite ko. Pero may favorite pa ako mamaya. Madami akong favorite. Kaya nga yung title na to is yung favorite ko. Kasi favorite ko sila lahat. Next, after ng toner, pala naninibago ako kasi usually, the ordinary ginagamit ko. And, syempre, after ng toner, niacinamide, alpha-arbutin, ganun. And ngayon, iba yung ginamit ko. Kaya, wala, nakakapanibago lang. So, gagamitin ko tong vitamin E mask, freshly juiced vitamin E, and gusto ko lang ng vitamin E, para magka-vitamins yung first time ko ba? Ang alam ko, na-try ko na din to dati kasi, tinry ko na din dati before pa ako mag-vlog na bumili ng mga sachet-sachet, and itry sila sa face ko. Kasi sa Baguio, may Korean Mart ng mga skincares, gano'n, na nagtitinda ng ganyan. And ayun. Ayan sa face. And yung products ng Dear Claire, sobrang okay sila sa face ko. Kasi hindi sila gano'n ka-harsh sa face mo. Parang wala lang. Puro ako wala lang. Pero hindi yung talagang ma-feel mo na ano ba ang tawag din? Kanina ko pa iniisip yung term. Yung products kasi ng Dear Claire, sobrang mild lang nila sa face mo. Parang hindi tulad iniisip ko. Yung product kasi ng Dear Claire, parang hindi sila ganun ka-harsh. And hindi tulad ng mga sa may acid-acid. Ganun parang ano lang. Ganyan lang sa face mo. Parang pagbaba face ka lang. Hindi ko alam yung term, pero yun. Yung products ng Dear Claire's is, iniisip ko pa din, nakainisip. Yung product ng Dear Claire's is, hindi ganun ka ano bang tawag dun? Basta yung product ng Dear, hindi ko ma-explain eh, parang, kasi sa The Ordinary, parang, kung ano yung they call it toner, may ma-feel ka na sensation
sa face mo. Pero pag itong mga to, itong products ng Dear Claire's, wala talaga. As in, parang magiging soft lang yung face mo. Ganun. Okay, na-explain ko na. So, next, na-absorb na ng face ko yun agad. Ang next is, sobrang bilis lang nito kasi konti lang sila. Ito super favorite ko. Bumili ako ng madaming ganito kasi kahit hindi ko nagamitin itong mga Korean, gagamitin ko pa rin itong Midnight Blue Calming Cream ng Dear Claire's kasi talaga sobrang ganda din nito sa face. As in, bumili din ako nito dati, yung nasa bottle, na super mahal, 1,000 plus yun. Kaya nung naubos yun, hindi na ako nakabili ulit. Tsaka laging sold out to, itong sachet nila. Kasi sobrang ganda talaga nitong Midnight Blue na to. Kasi super moisturizing niya. And talagang nag-dry yung pimples ko pag nalalagyan ko ng ganito dati. And kuwari yung pimples ko, kuwari yung pimple ko nun, sobrang nag-red na ang laki ko nun. Nalagyan ko nito, tas kinabukasan parang wala na, parang mag-flatten na yung pimple ko. I super love ko to. So, ilagay na natin siya. So, wala siyang Ayan, share ko lang sa inyo na super super love ko talaga to. Tapos ang bango din niya. Pero ang mahal kasi niya, guys. Kasi usually yung products nila, ang mahal talaga. Pero sulit din naman kasi. Kaya kung wala pa kayong pambili ngayon, mag-ipon muna kayo. Or ito na lang muna, mga sachet-sachet yung bilhin mo. Kasi mali nyo, hindi nyo rin pala hiyang. And basayang pera nyo. Kaya kung gusto nyo muna mag-try, 40 pesos lang ata or 35 isa. Kaya okay na pang trial lang talaga. Malay nyo, diba? Ito na pala yung hiyang nyo na skincare. Kasi sobrang mild lang niya sa face. Pinapakalma lang talaga niya yung face mo. Hindi siya parang nakaka-irritate ganun. As in talaga. Kaya super love ko din ng mga Korean products. Kasi hindi sila ganun. Kahapde, ganun kapag ina-apply. Ayan, tapos na. Ang bilis ng skincare ko ngayon, naninibago ako. Kasi pag The Ordinary, ang dami ko nilalagay, diba? Pero ayan, ilan lang nilagay ko. Yung cleanser, yung toner, yung vitamin E, saka yung moisturizer, yung calming cream. Ayan, apat lang sila. Pero may binili din ako na eye butter. Itong eye butter. Ito. Itong eye butter, nalagay ko siya dito ko. Kasi yung mga Korean, nakita ko, sobrang inaalagaan nila yung dito nila. And ito, from Dear Claire's ulit, itong Fundamental Nourishing Eye Butter. So, ayun, nagyan natin. Sabi niya dito, first time ko gumamit nito kasi usually yung caffeine solution lang yung gagamit ko. Pero sabi dito, gently dab around the upper lower eye area with fingertips. So, ayun. Lagay natin siya. I-try natin siya. Sabi niya pati dyan din. Lagyan din natin dyan. Dab-dab-dab lang natin. Pati yung isang likod din natin. There! Tapos na yung Korean skincare routine ko para sa gabi. So, bukas, papakita ko naman sa inyo yung 4 morning. Ay, hindi pa pala ako tapos. Bumili din pala ako ng lip mask. Lagi na lang ako may nakakalimutan. Ayan, bumili din ako ng Laneige. Hindi ko alam i-pronounce, pero ayan. And yung isa, Caramel. Pero yung gagamitin ko ito kasi hindi ko pa na-open to. And ayoko siyang guluhin. Like, tignan niyo naman. Pag bago kasi yung gamit ko ganun. Kung ganito kaganda, hindi mo kayang sirain, di ba? Pero ito, nasira ko na. Kaya ito ilalagay ko. So, super dry ng lips ko. Kaya lagi dapat ako nagli-lip balm. Ganda talaga nila.
So there, ayan na, this is my night Korean skincare routine. And kung gusto niyo sila i-try, ililink ko down below yung Shopee shop na pinagbilhan ko ng mga tester or mga trials, mga sachet na yun. And ito, ganito ko sila i-layer. And yun nga, ito yung mga favorite ko, yung dalawa, yung toner tsaka yung midnight cream. Sila yung dalawang favorite ko talaga. Ito, tsaka ito. Super holy grail. Holy grail ko to dati. And ngayon, gamit ko na sila ulit. And tignan na lang natin kung anong effect nila sa face ko. Kung ganun pa rin ba, kung okay pa rin ba sila sa face ko. Kasi gagamitin ko sila for a week. And tignan natin kung ano yung result. Kung magkaka-breakout ba ako or magiging okay yung skin ko or ganun pa rin yung effect. And ipapakita ko yun sa inyo. So yun lang. Yun lang gusto i-share sa inyo. Yung Korean skincare routine ko. And gusto ko lang ipakita yung mga cute na sachet sa inyo. And wala lang. Sana na-enjoy nyo yung video. And sana may natutunan kayo. And see you in my next video. Bye!